Hi mga kachika, kumusta? Ito na naman ang inyong kachika babes na kakakanood ko lang ng about health ni Dr. Atoy. Kung kilala niyo siya, si Dr. Atoy, ano ba yung apelido niya? Ay, Eboledo? Basta, magaling siya. Naano ako sa apelyido niya eh. Yun lang, nalilito akong konti. Pero, sikat siya. Napakagaling. May kasamang, ano pa, may kasamang preaching yung kanyang mga vlog or mga topic about health, discipline. Ang ganda talaga guys ng pakikinig sa kanya. Ang dami mong mapupulot na aral, dami mong maiisip at mapapagtanto mo sa sarili mo na ang dami mo palang palpak sa buhay na ginagawa sa iyong kalusugan. Yung mga iniinom natin guys, kung hindi siya tubig, walang epekto sa kalusugan natin, like yung soft drinks, yung alak, yung mga juices or kape, hindi niya nasabi. Pero siguro kasali na rin yun. Kung di ba lahat naman ng sobra, masama. Lahat ng bawal, masama. Nasa tao talaga kung magkakasakit siya or maggagamot siya for life or yung pati yung mga about cancer, talagang nasa tao. Nasa tamang disiplina talaga para lagi tayong malusog guys. Tapos pag nagkasakit tayo, yung hindi natin afford yung gastusan, yung check-up, yung mga gamot, lalapit tayo sa kamag-anak or kanino man o kakilala, kaibigan, tapos hindi tayo napagbigyan, tayo pa yung masama ang loob. Totoo naman yun eh, di ba? Minsan yung lalapitan mo, meron nga siyang pera, pero para sa pamilya niya yun eh, para sa pangkain nila, sa mga kailangan nila. Hindi ka naman kasali sa budget nila eh. Hindi naman tayo kasali kung tayo yung nagkasakit eh. Tapos tayo pang sasama ang loob pag hindi tayo napagbigyan, kahit konting halaga lang. Huwag ganun. Kasi nasa atin yung kasalanan eh. Bakit tayo nagkaroon ng ganyang mga sakit? Pero kung may disiplina talaga tayo, lahat tayo malulusog. Totoo naman yung sinasabi niya, pati yung sa Revelation 22:2, chapter 22 verse 2, totoo naman yun eh. Nagtanim nga si Jesus, si Lord ng mga halaman, ng mga puno, mga prutas na pwedeng makain. Kasi nung unang panahon, hindi naman talaga uso ang gamot. Yung mga, kung ano yung mga nilikha ni Lord, yun lang, ang hahaba ng buhay ng mga tao noon. Nung nauso ang gamot, nauso yung check-up, umiksi ang buhay ng tao. Kasi dumidepende tayo sa gamot. Wala na yung tiyaga sa mga herbal or sa mga gulay, isda, seafood. Ang laging kinakain ng mga tao, karne, inihaw, mga barbecue, mga frozen food, mga hotdog, tocino. Wala namang health benefits sa katawan natin yan eh. Nag-iipon tayo ng cancer sa katawan natin, nag-iipon tayo ng mga sakit sa katawan natin. Tapos, pahihirapan natin yung pamilya natin kung saan sila kukuha ng panggamot natin hanggang makamatayan pa nga ng ibang pamilya na baon sila sa utang dahil sa pagpapagamot sa mahal nila sa buhay. Huwag tayong manisi ng ibang tao. Disiplina ang kailangan. Correct na correct si Dr. Atoy na disiplina ang kailangan para hindi tayo magkasakit, para hindi tayo magkaroon ng malubhang sakit. Oh, normal yung nagkakasakit tayo minsan, pero yung mag-maintaining medicine tayo, iba na yun. Konting disiplina sa katawan natin, guys. Ako, thank you, Lord. Hindi po ako nag-maintenance kahit nasa 50s na ako. Ang sarap
nang walang iniinom na gamot. Okay yung vitamins. Vitamins meron ako. Yung meron akong iniinom na vitamin D3. Ang ganda yun eh. Tsaka yung ano ba to? Yung Centrum. Yung basta yung magandang ano ngayon. Yung hindi naman siya ano eh. Yung ay basta Centrum. Maganda siya. Tsaka Caltrate Plus maganda rin para sa buto, sa mga sa basta sa mga buto-buto natin, sa lungs natin, sa buong katawan natin, maganda 'yon. Basta mayroon tayong vitamins, okay na 'yon. Tapos masustansyang mga pagkain, gulay, 'di ba rin araw-araw gulay. Basta may kasamang gulay, magkarne ka bihira, 'wag 'yung lagi-lagi, 'yung 'wag 'yung every other day, 'wag 'yung araw-araw. Mas maganda 'yung isda. Kami araw-araw isda. Malapit na nga kaming yung palikpik, yung buntot sa kakaisda namin. Tapos pakbit, favorite ko ang pakbit. Yung mga anak ko, sinanay ko sa ganyan, sa mga gulay, sa mga isda. Paminsan-minsan seafood, paminsan-minsan karne, paminsan-minsan manok. Okay lang yun, pero everyday dapat healthy ang kinakain natin, guys. Hindi ako nagmamagaling, guys. Concern lang ako sa kalusugan natin. Kung makikinig kayo, salamat. Kung hindi, salamat. Basta, stay healthy. Keep safe, everyone. Okay. Ito na naman ang inyong kachika. Okay, amigas. See you next vlog. I hope you watch my simple vlogs kahit na mga simpleng vlogs lang, kahit na walang kwenta sa inyo. Okay na. Basta sana ma-subscribe nyo naman ako. Yun. It's my pleasure kung mag-like kayo and subscribe. Okay. God bless everyone. Hello OFW all over the world. I love you all. Sana matapos na ang pandemya. Sana mag-back to normal ng lahat. Okay. Mwah, mwah, mwah.